Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! So mga brothers, dito naman tayo sa XXR 155, yes! Yun! Ang pinaka-aking favorite sa apat na magkakapatid dahil ako ay isang classic rider. Pogi ako tignan. Rico, bakit? So, una sa lahat, etong motor na ito umuuso ngayon mga brothers since maraming nahuhumaling sa mga classic bike or at modern classic bike. Siyempre dahil pinasikat na rin niya ng mga kilalang artista natin dito and also sa Hollywood. So si Yamaha sa 155 series nila naglabas sila ng kanilang XXR. So merong itong mga big bike category. So may kuya itong XXR 155. Yan, alam ko hindi ako nagkakamali, meron silang 700 o 900 cc. So una sa lahat, ang design na ito hindi natin matatago na isang modern scrambler. Para sa akin kasi bakit? Yung gulong niya dual sports Yan, harap at saka likod. And also yung approach ng upuan, hindi naman siya cafe racer kasi wala naman siyang cowling. Straight through lang siya, no? Pwede ka mag-angkas and then yung approach nila dyan is a classic na upuan. Siyempre, modern classic yan no? And then naked siya. So wala kang poproblemahin. Kita mo yung ganda ng chassis niya. May side fairing siya dito. Ang ganda tingnan din. Yung mga linings, ayan no? Makikita mo naman na kahit papaano, straight naman siya. Ayan, so ayan. Tapos makikita mo yung chassis dito. All the way pa baba, may engine guard, which is good. Then, ito yung pinaka front fender. Okay din yung linings. Ayan, so makikita natin dito na ang ganda ng pagkaka-design dito ng Yamaha. Wala akong masabi, no? Pagdating sa linings, pagdating dito sa tangke, ayos. Nag-highlights yung pagka-gloss niya dito sa ibabaw kahit nasa gilid ka. Ayan, no? And then this is a matte black and then meron din silang matte green ito nang tinignan ko sa website. So may dalawa silang color. I think meron din ata pang silver, hindi ako nagkakamali. So meron atang tatlong variant ng color ang XXR 155. Yan. So lapitan na natin siya mga brothers, no? Para makita natin ang detail by detail ang pagkakabuo o build quality dito ng Yamaha. So syempre, ito yung presyo niya. 162,000. So, bago kayo mamahalan, katulad doon sa WR155, alamin natin bakit siya nagmahal sa ganong presyo o kung tama lang ba siya. One way to find out. Pero I think sa akin, tama lang mga brothers. You get what you paid for naman dito sa motor na ito. No? So, unahin muna natin dito yung harapang bahagi ng motor. So dito sa harapang bahagi ng motor mga brothers, ang una na kagad ma-highlights dito sa XXR itong headlight niya, 'di ba? Ang ganda ng pagkaka-round. Glossy yung gilid, mga brad. And then makikita mo na rito yung logo sa gitna ng XXR kahit nakatapos naka-split ng chrome, no? And then LED na ito mga brothers na yun nga naka-divide. Ito yung low beam, ito yung high beam, di ba? Tagong-tago yung LED niya, no? Napaka-plain, napaka-linis, elegant tignan. And then, ito yung turn signal lights. Although nakabalot, pero ito is a ordinary bulb lang. Wala naman problema doon. Okay lang naman, malakas din naman yan, kita yan. And then, itong front suspension niya is a upside down fork or kung tinatawag nating inverted fork, which is good thing, di ba? Nice. Ang mga riders ngayon, hinahanap itong ganitong setup ng tinidor. So, XXR, nakagano na mga brothers. Front fender niya, matte black din ang approach. And then, yung pinakapanggilid is naka-gloss black. Yun naman yung maganda Na-highlights talaga di ba? Yung quality rito ng fender ng Yamaha, ganun pa rin. Quality pa rin. Makapal, sturdy, durable. Ano pa ba masasabi ko, no? Si Yamaha yan no? Hindi natin pwedeng pintasan yan pagdating sa kanilang fender or fairings kasi dyan sila nakilala sa ganda ng gawa nila. So gumagamit ito ng disc brake sa harap and wala ritong nilagay kung anong brand siya, no? So wala tayong idea kung anong caliper ang nilagay dito ng Yamaha.
So hopefully sana ito ay Nissin. May kapal siya na 3.5 mm, makapal-kapal din, and then malaki yung dimension niya, ayos na ayos. And then yung mugs nila, katulad sa approach ng Rusi, parang spiderweb ba ang design nito? Tama ba ako mga brother? Pero made in China na. Nani? Ito yung sinasabi ko mga brothers on the wheels. Maraming nami-misconcept. Daddy chill. Na ayaw nilang maniwala na yung mga parts is made in China na, and then assembled na dito sa Pilipinas ang mga motor. Pero ang engineering and design ng mga big four is sa Japan pa rin. So ganun na ngayon, no? And then sabi dito is naka 17 inches ito na street tire ng RIC. Itong RIC, Japan company ito, and I think this is Thailand made na. Pero walang problema, RIC ito, no? Pasok ito sa mga kilalang brand ng gulong, no? Kasama siya, kalaban niya ng Dunlop, tsaka Michelin, Pirelli, and so on. And then meron siyang size na 110 by 70, no? So ito ay low profile na. Tsaka ang mugs nito I think nasa 3 to 3.5 inches. Hindi ko makita kung ano yung laki. Move forward tayo dito. Nandito yung kanyang chassis number. Nakita ko to ginagawa laser na eh. Hindi na to akala natin inuukit ng kamay, dahil laser ito, no? And then okay, makikita natin dito yung Delta Box chassis ng XXR155. I think parehas lang sila ng approach ng R15 o tsaka MT15, no? Parehas lang, no? Tapos ang kapal, ang ganda ng coating niya, yung hinang ayos, solid na solid, pulido. And then ito yung pinaka liquid cooled niya o yung cooler ng pinaka makina. And then meron niyang pan sa likod kumpara doon sa WR na nakapatagilid. Ito nakaasinta sa gitna. And then ito mas nagustuhan ko dahil meron siyang engine guard dito sa bandang ilalim ng makina, which is nakakaganda tignan, nakakalaki sa makina. Kahit maliit lang yung makina ng 155 na, no? Dahil single cylinder lang, pero nang nilagyan dito ng engine guard, ayos na ayos. Nakakalaki sa makina, and also protection na rin niya sa mga dumi at sa mga putik. Yan, nagaya ng langis. And then ito yung fuel injected niya. By the way, katulad kanina, parehas lang na makina. This is 155cc single cylinder, 4-stroke, single overhead cam. It is fuel injected. Of course, animang cambio nito na may slipper clutch assist. And then ito yung elbow ng tambucho. Ang kapal din ng pintura ng high temp niya. And all the way dito, nandito na yung muffler guard, naka-aling range. Ang kapal ng muffler guard niya, mga brothers. And then may design dito ng mga circle, and then aling range na rin ito. Yung design ng muffler niya, maiksi lang. And then na-highlights, para ma-highlights dito yung likurang bahagi ng gulong. And then makapal ang pagkaka-round shape niya. And yung pinaka-tip niya, okay din, matte silver, and then naka-aling range din. Yung mga small details na ganito, talagang hindi pinalalagpas ng Yamaha gawing pulido sa motor nila. Yung shifter, pinaka-footrest dito sa kanan, ayos din, aluminum, solid, bakal na. Ayan, matitiklop, pwede man tiklop, which is, hindi. Ang ano lang nito mga brothers, pag naitumba mo yung motor, hindi siya mababali kasi titiklop lang siya. Ito yung purpose niyan. And then may cover dito yung pinaka-disc brake ng preno. Ayan o, dito yan. Okay din, matte color dito yung pinakakabitan ng footrest. Bakal na rin yung tapakan. Ito, natitiklop. Ayan. And then may guard din dito para hindi mapunta rito yung paamo sa gulong. Ayos. Tsaka ang ganda ng design. Tsaka ito, isa sa mga nagustuhan ko rin. Itong details na to. Sa mga custom classic ko to nakikita. Naka-aling range din yung ganitong approach na bilog. Okay, move over tayo dito sa likod. Makikita natin dito yung disc brake niya. Yeah, mas maliit yung disc brake nito sa likod kaysa sa harap. Ganoon naman yung mostly nakikita ko. And then, ito eh gumaga. Ito, yung disc brake caliper niya is Nissin. I think Nissin din talaga yung nasa harap. Hindi gagamit na ibang brand ng Yamaha dyan eh, diba? And then, aluminum ang swing arm nito. Tapos, ang ganda rin ng pagkaka-design, forma. May konting bali siya dito. Umangat, tapos bumaba. Maiksi lang, pero ganda. Monoshock niya, ayun, nakatago. Which is good thing, hindi basta-basta marurumihan dahil yung tire hugger hanggang dito sa iba, hanggang dito, ayos na ayos. Pero sinisipat ko yung monoshock mga brothers, non-adjustable po ito, pero nakalinkage sa ilalim. Wala po itong center stand mga brothers, pero may abang siya. Ayan o,
So kung gusto mong paggawa ng center stand, pwede mo itong pakos, pasukatan, pasadyaan kung gusto mo siyang center. Ngayon kung ayaw mo, paddock stand. So mga wala pang idea na paddock stand, center stand yung dito sa likod ng gulong para malinis mo yung kadena, o kung magpapalit ka na, magtatanggal ka ng gulong, babaklasin mo, pabubulkanize mo, etc. Okay, pender naman. Ito yung pender. Okay din yung pagkaka-plastic. Yung turn tail light niya, LED ito. Nagustuhan ko rin yung design. Tapos turn signal lights, ordinary lang na bulb. Okay din naman. And then, flexible. Hindi basta-basta mababali. Kahit maibagsak mo yung motor o maitabig, madaanan, okay. Fender niya dito, sa rear fender niya, sakto lang naman yung design. Makapal din yung plastic. And then may texture, magaspang. Dito lagay ng plaka, separated yung ilaw, gusto ko yan. And then meron ditong reflector. Okay, ikot pa tayo dito. Makikita natin yung chain guard ng motor. Ayan, malambot lang oh. Pero quality, syempre, Yamaha yan eh. And then yung swing arm niya, nag-highlights, ganda talaga oh. Tapos dito may design, kita mo pa rin yung kadena. Diba? Tapos may ano rito, may pataas dito. Akin love mga brothers. Kaya ayoko mag-review ng ganitong motor, naglalaway ako. Pero syempre, reviewin natin, 'di ba? Para magka-idea kayo. Yung kadena niya, gumagamit ito ng 428 lang. I think pwedeng 'tong palitan ng 42H para mas matibay, 'di ba? And then may size yung kadena niya na wala nakalagay ah. KR lang ang nakalagay. Ilang teeth? Hindi ko sure mga brothers, pero I think nasa ano lang ito. Baka correct me if I'm wrong na lang mga brothers, sa 45 ba? Doon naglalaro ito. 42 o 45? Wala nakalagay eh. And then yung gulong niya dito sa likod, may size ito na 140x70. Again, RIC rin ang brand. And then ang type ng gulong na ginamit dito eh, para masasabi ko na parang dual sports na. Ayan eh. Yung treads niya kasi hindi na pang street eh. Pwede na rin pang on-road. Yung sa buhanginan, sa mga lupa, pwede siya eh. Oh. And then malapad yung mags, masasabi ko na 4 to 4.5 inches ang lapad nito. And then tubeless na po ito mga brothers ha. Ayos. Tsaka ayos, may karga ng hangin. Ganda rin ang kabitan dito ng putres. Kapal ng bakal, flat ng kulay, ganda ng pagkapintura, quality, titiklop din, ganda ng tapakan, hindi goma, hindi ka na magpapalit kasi napupudpud pag goma eh. So same approach din katulad sa kabila yung putres dito ng glider. May guard din dito para hindi sumabit sa kadena yung paa mo, extra protection. Ganda rin ang shifter, so no need na magpalit para sa akin. Okay din yung goma. Ito hindi titiklop kagaya doon sa WR kasi enduro yun eh. And then yung shifting nito eh hindi to standard, naka ano ito no, parang pagka racing position kasi naka abante na sa likod. Pagka naka abante sa harap, put forward naman, mostly mga cruiser bike yan no. Siguro kung maglalabas yung Yamaha ng 155 na another model, siguro cruiser bike mas maganda, palagay nyo mga brothers no. So dito makikita nyo yung highlights ng Delta Box chassis nya. Ayan, ang ganda all the way dito sa baba. Side stand, ayos. Ito yung engine guard. Nandito yung ng radiator. Ayun. Dito mo lalagyan pag re-repelan mo na. Okay. Parte ng makina. Crankcase. So, ayan. Nakaikot na tayo dito sa baba. So, ito. Gusto ko rin to. Isa ko rin na nagustuhan to. Nag-highlights ito pa-connecta dito. Pagkatitignan mo siya sa malayo. No? Tsaka, ano, bakal, no? Alloy, lodi. Ayos. Ito plastic pero alam ko piyesa ito ng wiring ito eh, no? Tinago niya, ganda rin. Tapos yung logo ng Yamaha, ayos din no? Ang ganda ng pagkaka-sticker. Pero kung ayaw mo niya, pwede mong palitan ng bilog, di ba? Pero ito ang ganda eh. Ito yung si mga sinaunang approach ng Yamaha sa mga tangke nila, which is nagbibigay X-classic look sa motor. Yan. So makikita natin dito yung mga alloy, aling range ang kinabit, no? So wala ka makikita rito ng ordinaryong tornilyo mga brothers on the wheels. Talagang pulido, no? Sa binayaran mo na 162,000, wala ka talaga masasabi sa motor. So lalagyan mo na lang siya ng accessories kung gusto mong baguhin. Ayan, no? Horn niya parehas lang din dun sa WR, pwede mo naman din palitan para mas malakas, aling range. Ayan, no? Aling range. So, wala ko nakita dito na Phillips o screwdriver ang ano. Ayos. So move over na tayo dito sa upuan. So sa upuan, kahit naka-plastic siya, makikita natin na ito is a classic style. And then makapal yung pagkaka upholstery dito ng Yamaha. Ayan o. Oh. Pusin natin koti dito. And then dinadama ko
Ganun din, makapit din siya. Meron din siyang anti-dulas. Meron siya dito yung pinaka-belt. Ito kasi yung mga sinaunang upuan dati, may belt dito, no? Parang hindi sabi, kapitan daw ng mga magiging back ride mo. And then, na-highlights na se-separate yung upuan ng rider at saka back rider. Malapad siya. So, upuan natin ngayon para malaman natin kung ano ang pakiramdam. Okay? So, mga brothers, sinupuan ko ngayon. Malapad siya, so medyo bumukha ko konti. Pero, I'm only 5'4". And tingkayad na ako, mga brothers, kasi I think nasa 810mm ang seat height nito. Ayan, kita niyo ba? Ayan ang itsura ko ngayon. Hello. Hello, how are you? I'm under the water. Ayan, tingkayad na ako. So 5'5 lang ako, mga brothers. I think mga 5'4, 5'5 nakatingkayad dito. Siguro medyo lapat ka na rito konti kung mga 5'7 ka pataas. Pero sa mga gusto bumili ng mga 5'4, 5'5, huwag kayo mabahala. Kaya nyo naman imaneho eh. Ayan o. Yun! So kita, ganda ng tangke niya pagdating dito sa top view, no? Merong logo dito ng XXR155. Ito yung lagayan ng, ito yung tank cap niya. Parang pang big bike na rin. Nice. And then yung approach dito ng Yamaha is matte black dito and then gloss black dito, which is good na highlights, no? So magkaka-connecta yan magmula dun sa front fender niya. Ganun din, may gloss black sa gilid, matte black sa gitna, gloss black ulit sa gilid. So magkaka-connecta yan. So ang ganda niya, diba? Na highlight siya. So nagbibigay macho sa motor pagka tinitignan mo. Yeah, and then ito yung susian, anti-tap siya, which is good. Anti-tap ba to? Ah, oo, meron kasi ano rito eh, shutter lock, oo. And then yung riser, makikita nyo mga brothers, nasa 3 inches. Ayan, mataas na siya kasi makaumbo kasi itong ano eh, pinaka gas tanke ng gasolina ng XXR. So tinaasan nila ito para mag-level. Ayan, oh. Yan, may mga ganyan yan, brother. Aling range na rin. Pero ordinary lang, pwede mo naman palitan ng mga stainless yan kung maselang ka. And then yung setup na handlebars, hindi naman ganun ka-bulky. Pero bulky rin eh. Parang katulad ng WR din. Pero hindi siya pat bar. Standard lang siya. Kasi pag pat bar, makapal to eh. Pero okay din ito, no? No need ng palitan. Gloss black ang kulay ng handlebars. Dito sa kanan, makikita natin yung handle grips na nilagay ng Yamaha. Eh, ito pa rin, yung nilalagay nilang mga typical na handle grips noon. Sa essay ko, I think ganito yung nakalagay eh. No, kumpara dun sa WR, maganda yung nilagay nila doon. Pero okay naman din to, malambot din. And then, may 1 inch pa rito yung space para sa mga malalapad na kamay. Ako, naka-medium lang po ang kamay ko. And then, sad to say, yung end bar na nilagay ng Yamaha dito, kagaya lang din sa essay ko dati, na plastic. Pero pwede mong palitan yun ng bakal. May nabibili naman yan, 200 lang naman yung 150. Okay, ito yung clutch, pag piniga ako, although hindi pa na-adjust, pero smooth naman pagka pinipiga, ganda rin ang brake lever. And then ito yung flasher, low bean, high bean. Yung horn niya nandito, ayan o, nakaibabaw yung horn, tapos yung left and right nasa ilalim, ayan. Lambot din pindutin, ayos na ayos, komportable. Lagay ng side mirror. Ang pinakanagustuhan ko rin sa motor na ito, yung approach ng kanyang gauge panel na digital na, ayan. Pakita tayo ng picture na nakailaw. Hindi kasi ito nakailaw eh. And then, nandito yung mga signs, no? Nandiyan yung left and right, high beam, neutral, engine warning sign, and so on. Tapos, nandiyan yung trip meter, speed meter, RPM, gear indicator, fuel gauge, and so on. Ayan. So, may mga kailangan natin, na basic na kailangan natin pagka nagmamaneho tayo. So, dito naman sa kanan, makikita natin dito yung quick throttle niya kagaya sa WR. Yan, which is good. Maganda yung response ng throttle pag ito yung setup ng throttle mo, no? Kaya yung iba nagpapalit pa ng mga quick throttle na branded eh, di ba? So handle grips ganun pa rin. Plastic yung end bar. Ito yung start ng motor, tama ba? Ah, ito nga. Pag ito yung ano niya. Ito yung off niya. Ito yung on niya. Pagka binaba mo, magi-start yung motor. Tama ba mga Oh, so ito yung starting ng motor. Medyo kakaiba lang kasi alam ko pag binaba mo ito, magi-start yung motor. Pag binalik mo, okay na, mamamatay na yung starting motor. No, pagka namaya magre-redondo yan. And then pag inangat mo dito, ito yung pinaka-kill switch niya, no? Ang ganda, 'di ba? Isang switch three-way siya.
So okay to, nagustuhan ko yung approach dito ng Yamaha. So mga brothers, may bigat ito na 134 kg. Ayan, same lang din ang WR. Yan yung nabasa ko, 134 ba, 135? I think 134 kg, eh, no? Parehas lang sila ng bigat ng WR. Pero syempre, magkaiba to ng seat height. Kasi ito is street eh. Yan naman is enduro bikes, no? Pero again, ito yung dalawang motor. Ito yung presyo niya, 162,000 itong XXR155, 169,000 naman itong WR155. So mga brothers on the wheels, salamat at sinamahan nyo ako hanggang sa huling minuto ng vlog natin. And wag muna kayo umalis, pakita ko muna sa inyo yung ating maiksing commercial. Oo nga pala mga brothers, kung naghahanap kayo dito sa internet ng mga motorcycle parts, accessories, and motorcycle gear, maaari nyong bisitahin ang mga motorcycle shop na pinipromote ko dyan sa Lazada. Make sure you have a Lazada apps and account para maka-order kayo at COD naman yan. Hanggang sa muli mga brothers, ako po si Art ng Short Moto. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ride safe and cheers!